Hey guys, this is me again, Sai. Yes, I'm back for another video, and for today's vlog, guys, i-share ko sa inyo yung pinagdaanan namin ngayon. Medyo mahal ang presyo ng bigas, especially local rice. So, anong strategy ang pwede natin gawin as bigasan business owner? So, if you are interested, just keep on watching. But before that, don't forget to subscribe and click the notification bell and you will be updated for the next video just like this one. So if you are ready, let's begin. Ito yung first video na ginawa natin ngayon, buwan ng Ramadan. So, first of all, binabati ko munang lahat ng happy Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim na nagpa-fast ngayong araw ng Ramadan. Okay guys, umpisahan na natin. So ngayon medyo mahal ang presyo ng bigas, especially local rice. So ano ba yung strategy na ginawa namin? Kasi sa bigasan business guys, ang presyo ng bigas ay hindi stable, lalo na ang local rice. Ngayon guys, ang local rice masyadong mahal kasi nga walang harvest ang mga farmer natin. So medyo mga matagal-tagal pa bago sila maka-harvest, mga 3 months or 2 months bago sila maka-harvest. Kasi ang iba bago lang nagtanim, ang iba hindi pa nag-umpisa magtanim. Kaya medyo mahal ang presyo ng local rice. So tip ko lang sa inyo guys, ngayon mahal ang local rice or bigas, especially ngayong buwan ng Ramadan, mihan muna natin guys na stock natin ay mga imported rice. Yes po. Imported rice po ngayon guys ang napaka-saleable. Kasi nga yung quality ng bigas ng imported rice ay maganda. Masarap siya guys. Tapos talagang lahat ng imported rice maganda ang quality ng bigas. Kaya lahat ng bumibili sa akin ngayon guys, pinipili nila yung imported rice. Lalong-lalo na yung mga jasmine rice, yung Bea, yung Janbana, yan. Mga imported rice yan. Saleable yan sa aking bigasan business. So ngayon mahal ang local rice. Damihan natin ang imported rice. Kasi ang imported rice, nasa stable lang yung presyo ngayon. Hindi siya tumaas. Hindi sumabay sa presyo ng local rice na napakataas na ngayon ng local rice. Ngayon, local rice, yung banay-banay natin, nasa presyo na siya ng imported rice. Yes. Kaya yung iba, mas pinipili na nila yung imported rice ko kasi mahal nga ang local rice. So, una sila bumibili sa imported rice. So, damihan po natin ang imported rice na yun, guys. So, iba-ibahin natin ang variety ng ating imported rice. Meron, kasi ang imported rice, napakaraming variety din yan siya, guys. So, pwedeng bumili tayo ng iba't ibang variety ng imported rice para ang customer natin ay meron ding mapagpipilian kung anong bigas ang gusto nila. Number 2 tips guys, pwede rin tayo maghanap ng ibang supplier kung gusto din natin magbenta ng mga local rice. Kasi guys, ang ibang customer, hinahanap din talaga nila or tinatangkilik din talaga nila yung local rice. So, since mahal ang local rice natin ngayon guys, maghanap tayo ng supplier na hindi naman siya gaano kataasan ang presyo ng bigas. Kasi ngayon guys, ang mga supplier, iba-iba din yan sila ng presyo. Meron talaga supplier na mahal talaga ang presyo ng local rice. Kahit M1 ngayon guys ay napakamahal. So meron din supplier na hindi naman siya gaano kataasan ang presyo. So pag makahanap tayo guys ng supplier natin na hindi naman kamahalan ang presyo ng bigas, doon tayo bibili guys. Kasi ang mga supplier, iba't iba din yan sila ng presyo ng bigas. Kasi meron din yan silang strategy, kanya-kanyang strategy sa kanilang mga bigasan business. Kung paano nila ma-maintain ang presyo ng bigas. Kasi ang presyo ng bigas ngayon guys, talagang napakamahal. So ang ibang supplier guys, marami na yan silang stock. Kaya yung presyo ng bigas nila ay hindi gaano kamahalan para ma-maintain nila ang mga customer na sa kanila pa rin bibiliin ng bigas. Napansin ko din ngayon guys, sa buwan ng Ramadan sa amin, kasi ang community namin guys ay puro mga Muslim, karamihan dito nag-o-observe ng Holy Month of Ramadan, nagpa-pass po sila.
Yung per kilo po na benta namin, o yung retail namin na per kilo, medyo matumang siya ngayon, guys. Mas maraming bumibili ngayon na nasa per sack or nasa 25 kilo yung bawat sako. Ang mga customer namin ngayon, guys, hinahanap talaga nila yung bigas na maganda, yung masarap, malambot, yan, mabango, tinatangpan nila kung ano ang amoy, mabango ba ito, yan ang hinahanap ng mga customer namin, guys. Kasi nga, ngayon, month ng Ramadan, talagang pinaghahandaan ng mga tao yung kanilang pang-iftar. So, kailangan na simple lang yung ulam, importante yung bigas nila, guys, ay masarap. So, yan ang tip ko sa inyo, guys. Tamihan natin ang imported rice kasi yan ang saleable ngayon. Yan ang hinahanap ng aking mga customer. Na-observe ko din ngayon, guys, ang local rice ay hindi masyado maganda yung quality ng bigas. Pag bumibili kami ng bigas, halimbawa ang binibili namin tanner, so iba yung parang may halo siya, guys. Opo. So, experience lang namin yan. Parang may halo siya kasi nga, nagkakaubusan na ngayon ng supply ng local rice. So, yung mga rice mill, meron din yan silang mga strategy. Yan. So, napansin ko, guys, yung local rice ngayon ay hindi masyado maganda yung quality ng bigas nila. Dahil siguro, nasi-short sila ng stock ng bigas, kaya gumagawa sila ng iba't ibang strategy. And that's all for today's video. Hope you enjoy watching. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-share. Bye! See you in my next video!